Hello guys, welcome ulit sa aking channel. Good morning. Kung nakikita niyo, nagpapakulo ako ng tubig kasi maglalaga tayo ng sago. Dahil gagawa tayo ng mango ice candy with sago. So nilagay natin yung sago natin guys sa ating kumukulong tubig. Haluin ko lang siya para hindi didikit. Tapos takpan natin uli hanggang sa maluto yung ating sago. So hello guys, habang kumukulo yung ating sago para sa ating mango ice candy, dito naman tayo sa yung sekreto guys para sa mangga, para hindi makati yung mangga nyo. Pagkakuha nyo ng pinakadulo niya, i-crush nyo siyang ganito. So kukunin lang natin yung buto, kainin na lang natin yung buto. So dalawang mangga yung ating gagamitin. Diretso natin guys sa ating container kasi i-blend muna natin siya. So after that guys, dito sa ating mangga, maglalagay lang tayo ng ating evaporated milk. Balikan natin yung sago natin guys. Ayan. Kung nakikita nyo, wala na tayong white color na matintag. Ayan, wala na kayong makikita. So, ibig sabihin, luto na yung ating sago. So, i-rinse lang natin ito guys ng tubig. So guys, iluluto naman ngayon natin yung ating cornstarch. So, dito sa ating saucepan, maglalagay lang ako ng tubig. Hindi pa naka-on yung stove natin guys kasi i-stove muna natin yung ating cornstarch tsaka yung ating asukal. So i-stove muna natin hanggang sa wala. Continue lang yung paghalo. So, okay na itong cornstarch natin guys. Luto na yung mixture ng ating cornstarch tsaka sugar. So guys, habang hinihintay natin na mag-cool down yung ating cornstarch tsaka sugar mixture, dito na muna tayo sa ating isa pang mangga. Kasi, gagawin ko nito guys is babalatan ko siya. Kalahati lang gagamitin natin. Gusto ko kasi guys yung medyo may chunk tayong makakain. Kasi alam mo yun, nung bata tayo, wala tayong ganito masarap na ice candy. So, sarapan natin. Cornstarch at sugar mixture. Ilalagay na ngayon natin yung ating na blend na mangga na may kasamang evaporated milk. At maglalagay din tayo ng condensed milk. Pero as usual guys, paunti-unti yung paglagay natin kasi ayaw nating masubrahan ng tamis. After naman mix natin mamaya, titikman natin. Tapos, ilagay na rin natin yung ating naluto na na sago. I-mix natin. So,
ilagay naman natin ngayon yung ating nagawang mango chunk. Tapos i-mix natin saglit. Huwag masyadong mix guys kasi baka madurog naman yung mga nagawa natin chunk na mango. At this point, titingnan natin kung tama na yung tamis niya. Ready to wrap. Siyempre, kailangan na natin ng ice candy wrapper. Saka, kailangan din natin ng imbuto. At, gagamit lang ako ng ladle to scoop. Yan. So, may isang ice candy na tayo na maliit. Maliit na size. Last one na to. Tapos na tayo sa pag-wrap ng ating mango and sago ice candy. So, ililipat lang natin dito guys para malagay na natin sa freezer. Mas maganda kasi guys na ilagay natin sa isang lagayan para hindi magtanda hulog-hulog kung saan-saan. Ilagay na natin sa freezer. Oops! Ay! Ay, ay, ay! Ang bigat! So, dyan natin ilalagay uli. So, balikan natin siguro mga 5 hours or bukas na.